test drive na muna natin siya kung okay ba siya sa inroad and kung malakas ba yung pick up ng mic niya or yung pick up ng mic sa wind noise. So ito yung magiging setup natin, guys. Ayan. And prepare na muna natin yung motorcycle natin. So, since nung quarantine di pa to lumalabas. Ayan, malikabok na ata siya. Ayan, may ano tayo, quarantine pass tayo sa barangay. And yes, and frontliners naman tayo. So, yan lang naman tayo. At baka maabutan tayo nung curfew. So, ayan, warm up lang muna natin siya. And mag-road test na tayo ng ating mic. And itatry din natin yung quick capture niya kung mag-re-registered ba yung mic niya agad. Kasi according to my friend and isa ring motovlogger is ano, pag quick capture is hindi daw nagre-register or hindi niya napipick up yung itong microphone and nagagamit yung internal microphone niya, yung mic ng GoPro. So tignan natin, i-test din natin siya. So ito is sinaset up ko muna, in-on ko muna yung GoPro and then mag capture. So mamaya tatry natin yung quick capture. So okay. So, ito, i-document na rin natin kung paano yung lumabas dito sa barangay namin. Paano yung ano, process para makalabas. And ito yung ano, sample ng official pass slip namin dito sa barangay. Yung date and control number, tapos yung pangalan, address, and yung purpose mo para lumabas. So, okay na siguro to kasi ayun, mga 3 minutes na nakaraan. And dito lang naman tayo sa municipality natin, hindi tayo pwedeng lumabas kasi lockdown ang Ilocos Norte and lockdown din dito sa Paway. Kasi ayun nga, isa sa mga nag-positive is taga dito daw, isang residence ng Paway. Pero actually hindi sila nakatira dito, may apartment sila sa Curimao, which is the next town is Hepe ng Curimao. Ayun. Pero precautionary measures na rin. Ayun, ito dito sa checkpoint namin. Ayan yung barangay secretary NSK. Ayan. So, yan, lockdown. Yan, parte din ng barangay namin dyan. At lahat ng papasok at palabas isa lang. Yan, lockdown din yan. And punta tayo dito sa may sentro namin. Yan, may checkpoint ulit. And ghost town. Ghost town ang ating Paway. Ang ating town ay walang tao. Wala ding bukas na mga establishment maliban lang sa mga groceries and pharmacies. Yan, yung mga Emlowerier, Western Union, banks, yan. Yun, may checkpoint ulit doon. Punta tayo doon sa ano, isa doon sa family house namin or sa may shop, sa car wash. Kamustahin din natin yung mga nagche-checkpoint doon. Kasama nating mga frontliners and force multiplier. For the information lang, barangay official din ako, isang barangay kagawad and members ng com group, communication group or radio group and volunteers na rin. Ayan. Inso.
Sa next vlog natin, ano, try natin bisitahin yung mga checkpoint. Ayan, close, lockdown lahat. Ito yung family house namin. And dito yung quarantine checkpoint ng Barangay 18. Yun. So ayan, naka-duty sila. And tuloy na natin itong pag-review. So, open visor muna tayo. And kung mapipick up niya yung boses natin and yung wind noise. Tignan natin yung tolerance niya sa wind noise. And dito yung headquarters nila. Headquarters. Doon, pumunta din ako doon, headquarters ng ibang barangay. Ang Barangay 18. And close visor. And try natin. So, sa 100. And yun. Good. Checkpoint din dito. Checkpoint. Yan. So saka na tayo mag ano, mag top speed pag nasa open road na tayo. So trinayin lang natin kung syempre sa acceleration sa 0 to 70 or 0 to 80 kung papasok na yung wind noise. Pero for sure sa 100 ano, may mararamdam ka ng or may maririnig ka ng wind noise kasi syempre itong ano natin, itong helmet natin medyo open dito sa may ching niya. So, for testing purposes din naman to, para kung maglalagay tayo or i-adjust ko yung position ng mic ko or maglalagay tayo ng dead cat, additional dead cat for our mic. So, yun. Kita muna natin dito. Pwede ko. So, balik na tayo. Kasi hindi muna tayo pwedeng gumalagal sa mga ibang barangay. Kasi, ayan nga, yung enhanced community quarantine. And, mag-ingat po tayo guys. Mag-ingat tayo mga kalola Max sa pagbiyahe. Kung may emergency na pupuntahan, kung bibili ng gamot or bibili ng mga groceries at mamamalengke. Observe yung ano yung social distancing and ayun yung pagkatapos is mag-disinfect ng alcohol pagpupunta na or papasok sa barangay and papasok mismo sa loob ng bahay nyo kasi for now is yung bahay nyo dapat yung pinaka-safe na lugar para sa inyo. Oh, stay at home, huwag pasaway. Yung mga mahilig bumimik, mahilig tumambay sa labas, tiis-tiis muna tayo guys. And sa mga sabik na sa alak na katulad ko, tiis-tiis muna tayo kung may ano kayo dyan, may baon kayo dyan or may natabi kayo dyan. Dyan na lang muna kayo sa loob ng bahay niyo. So, magkikita-kita rin naman tayo soon pag natapos na itong COVID-19. So, pabalik na ako ng bahay. May bibisitahin sana ako eh. Try natin bisitahin si Ngok Zone. Magkalugar ka mga pala ka ni, ano, ni Ngok Zone. Medyo, syempre, tropa natin siya.
Actually, ayun mo, sinabi ko na rin kanina nung sineset up natin tong ano natin, vlogging setup natin for helmet. And yes, siya yung naging hindi naman sa inspiration, pero siya yung nakuhanan ko ng idea na kung ano yung gagamitin kong microphone sa aking GoPro. Noon, Boya sana. Kaso, invest na lang tayo para yun. Siyempre, mahal. Tumatagal yan. Road. Siyempre, kilalang brand na yan. Sa quality, talagang hindi ka naman talaga magsisisi. Para quality and siyempre, surprise. Oo. Kung ikaw naman, surprise. Sige, sabihin natin surprise. Yung ibang brands, mura nga, pero habang tumatagal, nagiging crappy, may popping sound pipe, nasa high speed na. So, why? Pero bibili ka na naman, bibili ng bibili. So, ito, mag-invest na lang talaga ako dito. Sana maganda yung ano, ipakitang quality and yung sa audio natin. Sana gumanda-ganda na and ano, sarap pa lang magsalita ng nagmo-motor na hindi mo na kailangan na lakasan yung boses mo at i-open yung visor para lang mapakinggan ka. Dito tayo. Try natin. Kung i-spray yan ang motor natin, hindi na ako papasok. Kakalinis lang natin. Kagawad, mabalim mapandita and ngongo. Ni Wen. Mabit lang sir, at dalang ibaga. Thank you. What's up mga ka-zone? What's up, Sir Jadel? Ito yung mga aso niya. Belgian Waffle. Ako, dyan nga rin ito, good. Alam na lang. Ayan, nakuha na natin yung mission natin dito. Thanks! Yung checkpoint nila. Rider din yan, president ng Paway Riders Association. Ang bait din nila dito. So time check is 6:20 and pauwi na tayo and magluluto pa tayo. Tapos magdi-duty na naman tayo hanggang 12 o'clock. And yes, para sa bayan. And please, wala na sanang pasaway. Mga kalolo Max, mga props, mga kaiyan. Mag-ingat tayo. Kit dito eh, COVID-19. Ni RB. So 6 o'clock prayer ng ito yung Paway Church. Yan. So, siguro pwede tayong dumaan. Pwede tayong dumaan doon. Makikiusap na lang tayo doon sa mga bantay doon. Kasi no entry dito sa may part na to. Pero makikiusap na lang tayo. At, videohan natin yung, ano, Paway Church. Woo!
yung headquarters ng ano, ng Barangay 18 Veronica. Power Church. Tingnan natin. Ayun. Power Church. Ganda, di ba? Comment down below kung sino yung nakapunta na dito sa Power Church. Ayun. Ganda, guys. Nakaka-recover natin. Kasi bugbog na sa mga turista dito sa ano, mga grass niya. Yan yung bagong look ng ating simbahan, ng ating Paway Church, St. Augustine Parish, dito sa Paway, Ilocos Norte. So, huwi na tayo, guys. Punta tayo dito mamaya, mamayang gabi. So dito ko muna tatapusin itong video natin, guys, and salamat sa pagsuporta sa araw na to, salamat sa pagsama sa araw na to, and stay safe and peace!